Father, mabuting tao ang asawa ko. Bakit ito nangyayari to? Di ba ho siya yung unang tumulong at nagtiwala sa inyo? Ate, isa lang ang paraan para hindi siya madiin. Kailangan natin sagutin ng pagpapagamot ng lahat ng nasaktan. Para hindi naman demanda ito si Romeo. Tomas, yun din naman yung plano ko, pero wala na tayong pondo para doon. Kapit lang ho, malalagpasan din natin to. Masasolusyonan ho natin to lahat. Pinapangako ko sa inyo, gagawin namin lahat para makatulong sa inyo. Salamat, Father. Deborah? Ako po ba yung solusyon na tinutukoy ninyo? Nabalitaan ko kasi na kakasuhan daw kayo. Kaya nandito ko para magbigay ng tulong. Anong tulong? Tulong para saan? Pabayaran ko yung danyos ng mga nasaktan sa buho. At ano hong kapalit? Kapalit? Ng lupa ng simbahan. Pinaplano nyo? Kaya nyo binibrainwash yung mga tao? Anong brainwash? Sinusulsulan nyo ho sila para ano? Para pag nagipit kami, ibibenta namin sa inyo yung lupa? Wow. Hindi pala nasayang yung pagpapaaral namin sa'yo ng daddy mo na may utak ka pala. Hindi ho kami papayag na makuha niyo yung lupa ng simbahan dahil yun yung misyon na binigay sa amin ni bro. Talaga? Kahit ang kapalit, eh mahihirapan yung mga taong nasaktan. Isipin nyo, wala silang pampagamot. So, hindi sila makakapagtrabaho. Ibig sabihin nun, wala silang makakain. Saka may isa pang tao na makukulong na walang kasalanan. Yun ba talaga yung gusto nyo? Parang selfish naman po ata. Sigurado kami, Agatha, na may iba pang paraan para masolusyon na namin itong problema to. Hanggang kailan sila maghihintay, Father? Wala na kayong ibang pagpipilian. Ito na lang. Kung ako sa inyo, hindi na ako magmamatigas. Ibigay niyo na lang kung ano yung hinihingi mo namin. Ito ang number ni Ate Deborah. Tawagan mo siya kapag nakapag-desisyon na kayo. Father Sam!